Nung nag-shooting pa lang kami, nagkukwento lang si Drake na baka makapasok sa kahit sa mga ganung festival. Pero, syempre, ayaw mong mag-expect kasi, you know, you just wanna, gusto mong mag-focus na muna sa matapos yung film. Kaya nung nangyari, nung nabalitaan ko na nakapasok kami, it was an amazing experience talaga para sa akin. For me, more than anything, kasi as an actor, para makarating pa ako sa ganung klaseng lugar, it's amazing. Tapos, I get to see different actors na Hollywood din at sa ibang bansa, yung iba't ibang klaseng film. And everybody there sa Cannes, mahal na mahal nila yung film eh, acting. So, as an actor, mas na-inspire ako. Gusto ko bumalik agad sa Pinas eh, kasi I wanted to start taping again dahil parang ang dami kong nga eh, dami kong na-absorb. It was a blessing para sa akin. Blessed, thankful, at saka sobrang saya na isa ako sa mga napili para makasama sa pelikula to. Sobrang painful ako dahil pinagkatiwalaan po ako ni V. V talaga. Yes, it's also my first time and my first movie talaga. For Empress kasi and Don, just to add to the film talaga struggles to create as much interesting kasi kwento siya ng mga lalaki, di ba? It struggles to make memorable performances with the girl characters, no? So that includes Vivian Velez, that includes Angel Aquino, si Empress as the daughter of Joel, Dawn as the ex unrequited love ni Gerald. We tried as much as we could to push for actors that could deliver unforgettable performances. Siguro ang labanan sa longevity dahil hindi ka na kasing gwapo ni Fiona Gerard, galingan mo na lang siguro. I mean that's been the formula for me. I came in isang Ilonggo like Eric na, you know. That's with Peggy Galliata. With Peggy, yeah, sa Oro. So it has been our thrust that you have to rely on your talent. Siyempre, kailangan professional ka. Hindi ka bibitin ng shooting, no matter how talented yung personal. If you have the wrong attitude towards your work, you might lose it. Or, you know, if success comes to your head at an early point in your career, you know, look what happened. So, ang longevity, maraming ano yan. But I think it relies on really hard work. Tsaka, you know, yung trust and don't compromise your principles. In other words, may prinsipyo ka pa rin and that makes you, siguro, pinaniniwalaan pa rin ng mga tao. So trust is also very important. We were lucky with Gerald because he was about to start the soap. Nakita nga kami, his director for the soap, si Jerome Bubocan, which I used to work with. Nakita kami, and then sabi niya, Leche ka, Mati, nausog yung taping namin dahil dun sa On The Jump rin. Because swerte lang, once Gerald read the script and he said he wanted to do it, they allowed somehow, it was ABS, Star Cinema, Malu Santos, sina JP, who made it possible that Gerald could start immediately into the project. I really think if you watch the movie, he really has parang may inangkla siyang presence in the film, no? And it's more than just acting, no? Diba, there are actors talaga na magaling umarte, pero parang it doesn't have an impact in terms, they don't have an impact in terms of their presence on the screen, no? Mental lang. Si Gerald, ang lakas talaga. Ang lakas ng presence niya as the role of Daniel. On the Job kasi, we avoided the movie to be really about poverty or the third world angle, no? We really wanted to present a balanced representation of Manila as a city. On the Job is more than the stories of the characters involved, it's really a Manila film. No? Manila siya in such a way na paano ba
magtrabaho sa isang syudad na ganito. And we balanced it. Yung bagong soap ko po, yung ipapalabas very soon, it's an action drama. So, medyo konektado siya dito sa OTJ. Which is a genre na gusto ko gawin at the same time. Kasi, you know, ilan lang sa amin ang gumagawa ng ganong klaseng mga teleserye, mga ganong movies. And yeah, I'm just very blessed to have the opportunity to do that. Siguro dahil sa tema na rin ng pelikula, kaya ma-appreciate nila kahit super girly. Pag napanood nila tong pelikula, I'm sure naman na talaga ma-appreciate din nila. Kaya, ayun, so, feeling ko naman, magugustuhan ng lahat ng mga tao, kahit babae, basta kung ano ipapakita ng pelikula na magugustuhan talaga nila. Ako naman kasi, trip ko talaga yung mga ganyan, yung mga hardcore kind of movies, yung mga trip kong movies, so na-appreciate ko talaga. And for the other girls, I think naman na ma-appreciate ko nila kasi hindi lang siya action, pure action, it's also parang it involves like family, so feeling ko maraming maka-appreciate and maka-relate din sa story. I have and I did because as an actor, whenever I meet people, I make it a point na gusto mo lang na kwento nila kasi hindi mo alam kung gamit ko rin. And then because as an actor, you're supposed to study about life. Bata pa ako, kasi lumaki ako sa Jensen. You know, doon, kabasketball mo lang, isang hitman na yun. Hindi mo, tama si Tito Joy, hindi mo alam kung sino sila. Hindi halata. But once na ano, pag nalaman mo at nakita mo sa eyes nila, may something sa eyes nila na very different. Kita mo yung ano eh. I'd like to use the term again, shifty. Hindi flight. Shifty magalawa. Yan. Ayun, hindi sila nagayabang. They're very quiet. They keep to themselves. Kumbaga, tahimik lang sila. Pero yun, I've experienced it. Meron sa kapitbahay ko, meron sa basketball ko. Bigyan mo lang sila ng isang bote na tanduway, gagawin nila yun. I mean, ganun ka na eh. Siyempre sa buhay namin. But it's very true. Totoo siya. Sigrap ng buhay. Gagawin nila lahat just to have, yung konting pera na. I was in the middle of advertising work. I was doing commercials. Nasunod-sunod. But I parked my schedule for 6 months. Just to write the material. Sulat. Na, siyempre, ang dami mong trial and error, daming, alam mo yun. And then, when we finally finished the script, parang mahal na mahal ko na siya eh, di ba? Hindi siya yung parang nanligaw ka lang ng babae, nakita mo, gusto mo na siya. Ito, parang nung dinedevelop mo, parang na, doon ka lang na in love eh. Kasi ang dami mong ginawa, ang dami mong inisip, ang dami mong... So, when we had the script in our hands, we wanted it to be produced in the mainstream. When Star Cinema decided to produce the film, I said, okay, I'll listen to Star Cinema, diba? Because they've been in the business longer than I am. Pero they had total trust on the project. Yun talaga yung as in tuwang-tuwa ako. And sabihin na nila sell out, diba? Pero talagang ang lakas ng tiwala ko with Star Cinema. Tulungan nyo kami i-promote yung movie na to, August 28. Marami ng tao nanood nito sa Europe, sa ibang parts of the world. So para sa Pilipino, sana panoorin ninyo. Sana supportan nyo po OTJ sa August 28 na po showing. So let's get a wider audience, not only for here but also for outside. Let's put the interest of the Philams or the Filipinos outside of the country, not only here. Para mas malayo yung marating ng on the job. Thank you, salamat. Malaki po yung tiwala namin na malaki din po ang tulong na maibibigay nyo sa pelikulong ito. At sana supportahan niyo po kami. On the job, malapit na mas sa August 23. This one, we're really proud to present it to you guys. Come August 28th and we're hoping that you spread the word. Thank you. At sana po supportahan nyo kami sa OTJ.